Ambu, siluhin mo! Sabi ng batang si Athan sa kapatid niyang si Ambu. Baka mabasag, Athan. Mapapayro tayo ni nanay eh. Ang hihina niyo naman, hindi yan mababasag. Akin na nga, Athan. Kuya Anton! Sa kabilang banda, naroon naman ang may-ari ng Magarbong Hotel kung saan naglalaro ang mga batang lalaki. Naputol ang pagmumura ni Yves nang mapagtanto niyang hawak ng isang bata ang candle holder na kanina'y nananahimik sa lounge area. Pinagpapasapasahan na yun ngayon ng tatlong makukulit na batang lalaki na magkakamuka. Anong ginagawa ninyo? Naku po, yung masungit. Dahil hindi sinalo ni Ambu ang bolang babasagin na ibinato ni Anton na basag yun sa tiled floor. Nagulat ang lahat. Nakita yun ni Paula na isa sa mga chambermaids sa 5-star hotel na yun, kaya naman nakarating agad sa nanay ang triplets ang gulo. Naku po, Cathy! Yung triplets mo! Papaupo pa lang sana si Cathy pagkatapos niyang linisin ng kwarto sa 16th floor nang lapitan siya ni Paula. Bakit? Ano na naman ginawa ng tatlo? Inubos na naman ba yung cookies sa pantry? Ewan ko, pero may nabasag. Nakita ni Yves. Ha? Nagkukumahog na tumayo si Cathy at nagpunta sa hallway. Nag-iiyakan ng mga bata. Habang si Yves ay namumula na sa galit ang mukha. Mabilis na tinago ni Cathy sa likod ang triplets. Sir, pasensya na po sa nagawa ng mga anak ko. Pasensya? Alam mo ba kung magkano nabasag nila? Magkano po ba, sir? Sahod naman ang pumamaya eh. 15,000. Magkano bang sinasahod mo dito per cutoff? 10 lang po. Pwede ko po bang hulug-hulugan? Ngumisi ang gwapo, pero masamang ugali ng hotelier. Anong tingin mo sa akin, Bombay? Hindi ako tumatanggap ng hulugan. Saka, bakit ba kasi dinala mo dito ang mga anak mo? Mukha ba tong daycare? Pasensya na po, sir. Kamama... Wala akong pakialam sa mga dahilan mo. Ayoko na sila makita dito bukas, ha? At saka, bayaran mo ngayon ang binasag ng makukulit mong anak o maghanap ka ng ibang trabaho. Iyon lang ang sinabi ng lalaki sak sila iniwang mag-iina doon. Napayak na lang si Cathy habang inaalong mga anak niyang natakot sa lalaki. Matatangkad ang mga anak niya at mukhang mas matanda ang mga ito kaysa sa aktwal niya edad. Kaya akala siguro ng lalaki pwede na itong sigaw-sigawan ng triplets. Mukha silang 7 years old pero mag-aanim na taon pa lang sa June ng mga anak ni Cathy. Huwag na kayong umiyak. Hanggang sa loob ng staff room, pinapatahan niyang mga ito. Hihigpitan na ako ng supervisor ko. Alam niyo naman, di ba? Wala akong mapag-iiwanan sa inyo. Nasa heaven na si Lola. Paano tayo mabuhay na apat kung hindi ako mag-work? Please naman, kapag sinabi kong dito lang kayo, dito lang kayo. Sorry, nanay. Doon na lang din kaya kami nila kuya sa heaven. Ambo, ano ba yung sinasabi mo? Itinaas ng anak ng nasa kaliwang kamay nito. Nanay, ako si Ambu. Si Athan yan. Sorry, nanay. Ikaw naman, Ambu. Ikaw ang kuya. Bakit hindi mo sila pinigilan? Sorry, nanay. Kasi naiinip na kami dito sa loob eh. Ayaw naman po ipabukas ni Densyo yung TV. Kapag nakaipon si nanay, bibili tayo ng cellphone para sa inyo. Sa ngayon, please lang. Behave muna kayo, okay? Sumagot ng sabay-sabay ang bata. Katulad ng inaasahan ni Cathy, napagalitan siya ng bisor niya. Sabi ko naman kasi sa'yo, iwan mo lang sa bahay ng mga anak mo. Tingnan mo tuloy nangyari. Eh, Sir Densyo, hindi pa talaga pwede. Nagbubukas ng kalan si Anton. Baka po, makaligtaan nilang magkakapatid. Ang sabi sa akin ni Sir, singilin kita o si Santi ka. Pakikiusapan ko po siya. Mahirap pakiusapan ng taong yun. Galit yun sa mundo. Kaya kung ako sa'yo, simulan mo ng paghahanap ng mauutangan. Biglang namblema si Cathy. Wala na siyang ibang malalapitan. May kaibigan sana siya na isa ng manager sa call center, kaso alam niyang imbis unawain ang sitwasyon niya, ay iisipin lang itong naaalala niya lang ang pagkakaibigan nila kapag may kailangan siya. Sa ngayon, wala na talaga siyang ibang inaasahan kung hindi ang sarili niya. At tanging ang mga anak niya ang kinukuhalan niya ng lakas. Huwag mo nang lapitan si Sir, ah, lalo na dito sa hotel. Kasi kung hindi, malilintikan pati ako. Gets mo? Apo. Pero dahil determinado si Cathy, napakiusapan ng lalaki dahil wala naman siyang mahahagilapan ng 5,000 at ang 10,000 sinahod niya ngayon ay kulang pa hanggang sa susunod na sahod, ay naisip niyang abangan ng lalaki sa bahay nito.
hinding-hindi niya makakalimutan ang bahay ng lalaki. Nauna sila doon ng mga anak niya kaysa kay Ives at antok na antok ng mga bata at gutom. Pinakain niya lang ng hotdog on steak ang mga ito kanina dahil plano niyang ibigay kay Ives ang pera niya kung sakaling pumayag ito sa paunang bayad. Usog kayo, poopo! Nagsiksikan ng tatlong itlog sa maliit na plant box habang siya ay nagtiis ng pangangawit sa gilid ng gate sa bahay ni Ives. Maya-maya lang ay dumating na ang kotse nito at hindi sila agad napansin dahil sa lagunang katabi nilang puno. Nagulat pa nga ang binata nang lapitan niya ito. What the freak? Andito ka? Sabi po kasi ni Sir Denso, huwag ko po daw kayong lapitan sa hotel kaya naisip ko po na puntahan na lang kayo sa bahay ninyo. At paano mo naman nalaman ang bahay ko? Hindi nakasagot si Katie. Imbis na magsabi ng totoo o mag-alibay, sinimulan niya ng pagmamakaawa sa lalaki. Sir, wala po akong ipambabayad sa 15,000 ngayon. Sakto lang po kasing sinahod ko eh. May 9K po kami dito dahil pinamasahin na namin mag-ina yung 1,000 at pinambili ng pagkain kanina yung 100. 9K lang po talaga ang last money namin na ipambabayad ko po sa bahay. Pakiusap sir, huhulog-hulugan ko na lang po sa sahod ko yung nabasag ng mga bata. Sa mga bata na patidig si Ives, imbis sa magandang mukha ng empleyada niyang chambermaid. Nakakaawang itsura ng mga cute na bata habang nagsisiksikan sa plant box habang natutulog kung saan paborito niya ring umupo noong bata pa siya. Saan ba kayo nakatira? Alam mo, nagsasayang ka lang ng pera papunta dito. Eh sir, ayoko po kasing masisante eh. Hirap na hirap po ako nung mag-apply sa hotel ninyo bilang chambermaid. Tsaka wala na po akong ibang mapapasukan na magandang trabaho bukod sa hotel. Kaya nakikiusap po ako. Huwag niyo po akong sisantihin. Sisantihin kitang lalo kapag hindi mo pa inuwi ang mga bata. Ano ba yung ingay dyan? Son? Ma? Sino ba yung... Natigilan ng matanda nang makitang mukha ni Katie na nasisinagan ng ilaw ng sasakyan ni Ives. Lumabas ito para sitahin sila. Bakit ba dito pa kayo nagtatalo? Pumasok nga kayo. Namumukhaan ni Katie ang matandang yun kaya mabilis siyang tumanggi. Hindi na po, mga bata. Gising na, aalis na tayo. Pupungas-pungas man, mabilis na kumilos ang triplets at sumunod sa kanya bitbit ang mga backpack ng mga ito. Naiwang nakatingin sa mga batang mag-inang Polly at Ives. Kilala mo ba ang babaeng yun, iho? Tanong ng Donya habang nasa loob na sila at naghahapunan. Yung babae kanina? She's a chambermaid. Andun pala siya nakapasok. Kilala mo ba siya, ma? Nirefer siya sa akin ng isang kaibigan. Anak ba niya yung tatlong bata? Opo. At nakabasok sila kanina sa hotel. Nagmamakaawa sa akin yung babaeng yun na huwag siyang sisantihin. Grabe ka naman anak kung patatalsikin mo sa trabahong babaeng yun. She got 3 sons, for God's sake. I don't need incompetent people in my team, ma. Kaswal na sagot ni Ives sa ina. Hindi naman kailangan ng malaking effort para maging mabuting employer, anak. Kailangan mo lang maging maunawain. I wanted her to learn her lesson. Hindi pwede sa hotel ang mga bata. Kapag pinabalik na pa rin ang mga bata sa hotel bukas, kailangan ko talaga siyang alisin. Sumuko na lang si Donya Polly sa pakikipag-usap sa anak. Alam niyang mahihirapan siyang kumbinsihin ito. Samantala, sa maliit na bahay sa Tagig, nagkakagulo na naman ang triplets dahil sa manok na binili ni Katie. Hindi naman nag-aaway-away ang mga bata dahil sa pagkain. Yun naman ang maipagmamalaki ni Katie. Kanya-kanya lang sila ng dampot hanggang sa isang maliit na hita na lang ang natira sa kanya. Napangiti na lang siya habang nakikita ang kumakain ng tatlo. At tulad ng inaasahan niya, si Atan agad ang nagbigay ng isang hiwa sa kanya. Sumunod si Ambo at si Anton. Oh, bakit binibigyan niyo to sa akin? Kasi isa na lang natira sa'yo, nanay. Anton, anak, okay lang si nanay. Baka mabitin kayo sa ulam eh. Hindi, nay. Okay na po sa amin to. Kayo talaga? Bukas, off ni nanay. Magluluto ako ng ulam. Anong gusto ninyo? Dito lang po ba tayo? O pupunta tayo ulit sa work mo para magtinda ng ulam at kanin? Tanong ni Ambo. Siyempre magtitinda tayo. Sasamahan niyo ba si nanay? Hindi ka ba napapagod, nanay? Mamasihin ka na lang namin bukas. Swesyo ni Atan ang bunso. Hindi ba may binasag kayo sa hotel kanina? Kailangan kong bayaran yon, kung hindi, masisisanti ako. Sorry talaga, nanay. Sige po, sasamahan ka po namin magtinda, nanay. Very good. Sige na, tapusin ang pagkain at maliligo bago sumampas sa banig, ha? Okay po, nanay.
Dahil si Anton ang pinakauna niyang ilabas, eto ang kuya sa tatlo at siyang responsable sa pagpapasunod sa mga kapatid nito. Habang tahimik niya kumakain ng mga bata, ay sinagot niya ang tawag ng tiyahan niyang bugaw, si Lot-Lot. Nasa bahay na kayo? Opo, tita. Yung upa sa bahay, ha? Opo, tita. Bakit kasi hindi mo pa sinasabi kay Yves? Tita, hindi nga po pwede. Saka, okay naman na po na may trabaho ko sa hotel niya eh. Ay, nako. Pinaiiral mo na naman yung katangahan mo. Isang buwan na kitang hinihintay na magsabi sa lalaking yun. Sabi mo, bubuelo ka lang. Nasa na? Tita, isasend ko na lang po sa Gcash, ha? Mahina ang signal eh. Hindi na nga nagsayang ng minuto si Katie. Pinatay niya na ang tawag at transfer niya na sa e-wallet ang bayad niya sa bahay para hindi na magpunta ang tita niya sa bahay nila. Ayaw niya kasing kinukulit siya nito sa mga bagay na ayaw niya namang gawin. Hindi na siya yung dalagang inuto nito 7 taon ang nakakalipas. Ngayong nanay na siya, kailangan niyang maging matalino para sa kanyang mga anak para maprotektahan ng mga ito. Napangiti na lang si Katie nang makitang magkakayakap ang tatlo habang natutulog. Maya-maya ay tumabi na din siya sa mga ito. Kinabukasan, mas maaga pang nagising ang mga bata kaysa sa kanya at pagising niya, mabilis siyang nagluto at nagsaing ng ititinda nila sa hotel sa mga kapwa niya empleyado. Doon siya nakapwesto sa likod ng hotel kung saan pumapasok ang mga katulad niyang empleyado. Minudo lang ang ulam mo. Iyan lang munang may karne. Maisda naman ako dito at saka gulay. Mag-isda ka naman po Kuya Mark para hindi ka magiging mataba. Naku, pinangaralan pa ako nitong si Ambo. Si Anton po ko. Ano ba yan kasi? Magsuot nga kayo ng magkakaibang damit o di kaya yung mga pangalan para hindi kayo nakakalito ng tao. Sige, bibilhan ko sila sa susunod na sahod. Bumili ka na Mark. Tawagin mo na din yung ibang bellboy. Sige, tilapia na lang tsaka chapsuy. Tapos 2 kanin. Yun, bayad agad ah. Sa susunod na lang palista. Sige, kukuha lang ako sa locker ng pera. Malapit na silang makaubos ng paninda nang mawaglit sa paningin ni Katie ang bunsong si Athan. Ambo, nasan kapatid mo? Andito lang po yung kanina. Baka nagbanyo lang po nanay. Anton, sundan mo nga si bunso. Sige po. Sinundan nga ni Anton ang kapatid at nakita na lang ni Anton si Athan na umiiyak habang kinakausap ng isang matandang babae. Bakit ka ba umiiyak? Hindi naman kita pinagagalitan eh. Bakit? Ano pong nangyari? Tanong ni Anton sa kapatid. Kuya, gusto niya akong bigyan ng candy. Di ba sabi ni nanay huwag lalapit sa tao nang bibigay ng candy? Kasi baka masamang tao na nangunguha ng bata. Naiihina ako kuya. Hindi naman kita kukunin eh. Gusto lang kitang bigyan ng candy kasi ang cute mo. Ando ng banyo iho. Sinamahan na ni Anton ang kapatid sa CR at doon pinatahan niya ito. Huwag ka nang umiyak. Andito na si kuya. Hindi ka kukunin nun. Akong bahala sa'yo. Talaga kuya? Oo. Basta bilisan mo na dyan. Pagkatapos nilang magbanyo, ay naroon pa rin sa labas ang matandang babaeng maganda. Salamat po lola. Alis na po kami. Teka lang iho. Maibibigay ako sa inyo. Eto, umatar si Anton nang bigyan siya ng matanda ng 3,000. Diba, triplets kayo? Tag-iisa kayong tatlo. Salamat nilang po, lola. Hindi naman po kami mapulubi. Mapapalo po kami ng nanay namin kapag tumanggap po kami ng pera. Pagkain? Hindi na po. Salamat po sa kabaitan ninyo. Mahigpit pong bilin sa amin na huwag kaming kukuha ng bigay hanggang hindi po mapayag si nanay. Sige po, alis na po kami. Baka hinahanap po kami ni nanay. Sige. Yun ang eksaktong eksena ng nadatna ni Katie. Ano ba? Ang tagal nyo naman. Nakaubos na kami ni Ambo. Umiwas agad ang tingin si Katie nang makita niyang papalapit na sa kanya si Doña Polly. Tara na. Teka, sandali iha. Natigilan si Katie. Pasensya na po kayo kung kinulit kayo ng mga bata. Hindi naman nila ako kinukulit. Mababait nga ang mga anak mo eh. Magalang at hindi basta nagtitiwala sa hindi nila kilala. Salamat po. Sige po, aalis na kami. Kapag umiiwas ka ng ganyan, mas lalo akong kinakabahan. Ano pong ibig ninyong sabihin? Mag-usap muna tayo. Sige na, pakainin mo muna sa room ko ang mga bata habang nag-uusap tayo sa opisina ko sa taas. Wala nang nagawa si Katie kung hindi ang sumama sa matanda. Iniwan nila sa isang penthouse sa top floor ang mga bata
habang silang dalawa ay nag-uusap sa isang malawak na opisina. Vice President Policarpio Villa, Paraiso, ang nakalagay sa babasaging nameplate sa lamesa ng opisina ng matandang babae. Kahit na may gitla ng mukha nito, ay nananatili itong sopistikada at maganda. Naaalala mo naman siguro ako, di ba? Opo, sabi ko na. Ikaw pala yung pinasok ng tauhan ko sa staff team. Salamat po kasi isang hingi lang ng tulong sa inyo ng tita ko. Nakapasok po agad ako. Of course, kaibigan ko si Carlota. Kumusta na pala siya? Okay lang po. Eh ikaw, kumusta ka? Mabuti din naman po. Nasaan ang tatay ng mga bata? Hindi nakasagot si Katy, kaya nadagdagan ang tanong ng Donya. Ang anak ko bang si Eves ang tatay nila? Ay naku, Donya Polly, hindi po anak ni Sir ang mga bata. Sa kasamaang palad po namatay ang asawa ko nang pinagbubuntis ko pa lang sila. Hindi po si Sir ang ama. Nakahinga ng maluwag ang matanda. Sigurado ka? Hindi kasi na yung sinasabi ni Lotlot sa tauhan ko. Kilala niya naman po siguro ang tita ko. Madami na po siyang nalokong tao. Alam kong hindi niyo rin siya pinagkakatiwalaan, kaya wag po sana kayong maniwala sa kanya. Malaking bagay na po sa akin na tinanggap niyo ako dito sa hotel bilang chambermaid. Hindi ko po hahangaring lokohin kayo o ipaako kay Sir Eves ang mga bata. Weird, pero kamukhang kamukha kasi nila si Eves noong bata pang anak ko. Ang ama po nilang kamukha nila at patay na po siya. Sige, hindi ko na ipipilit ang tungkol dyan. Huwag ka nang mag-alala sa nabasag ng mga bata. Ako nang bahala doon. Salamat po, Donya Polly. Aalis na din po kami. Baka kasi nakabasag na naman ang mga bata sa kwarto ninyo eh. Pagdating niya sa penthouse, nanunood pa ng TV ang mga bata at tahimik lang ang mga ito. Nanay, ang ganda ng TV dito. Ang laki-laki. Pwede po ba natin itong hiramin para sa bahay nilang kami manood? Anton, hindi ka kasya yan doon. Sa pinto pa lang eh, masakit na. Tara na, tumayo ka na dyan. Ikaw na naman? Anong ginagawa niyo dito? Natulala na lang si Katy nang makita ang topless na boss na nanggaling sa banyo. Nakatapis lang ito ng tuwalya at basang-basa ang buhok. Ipinahamak siya ng mga mata niya nang bumaba sa abs ng lalaking paningin niya, saka siya napalunok. Lumapit tuloy si Eves. Bingi ka ba? Tinatanong kita. Anong ginagawa niyo dito? Sir, pasensya na po. Pinapasok kami dito ng mabait na magandang lola. Sabi niya dito muna kami at manunood habang nag-uusap sila ni nanay. At bakit naman kayo papapasukin ni mommy dito? Pati ba siya kinukulit mo dah sa utang mo? Apo, pasensya na sir. Ayoko lang po talagang mawala ng trabaho. Saka po, hindi ko po pwedeng iwan sa bahay mga bata. Kamamatay lang po kasi ng nanay ko at walang magbabantay sa kanila. Delikado po doon sa tinitirahan namin. Baka magkasunog kaya kung okay lang po, isasama ko pa rin po sila sa trabaho ko. Pero promise po, magiging mabait na po sila. Diba boys? Sumagot ng opo ang mga bata ng sabay-sabay. Fine. Hindi inaasahan ni Katy ang mga salitang yun. Basta, ayoko na may nababasag sa hotel. Halos yakapin ni Katy ang amo. Mabuti na lang at nagpigil siya. Kung hindi, baka mapasunod na naman siya ng lalaki sa mga gusto nito kagaya nung nangyari 7 taon ng nakakaraan. Lumabas silang mag-iina sa penthouse na yon na masaya. Kinabukasan, pagbalik niya sa trabaho, ay mas naging masigla si Katy sa paglilinis ng bawat kwarto. Mukhang nagtanda naman ang mga anak niya kasi kada bibisitahin niya ang mga ito ay naroon na ang triplets sa loob ng staff room. Pagkatapos niya sa kwartong nilinis ng alas 11, niyaya niya ng mga batang kumain sa pantry. May mga katrabaho siyang giliw na giliw sa triplets gaya na lang ni Mayet Vicky. Palaging binibigyan ng mga ito ng pagkain ng triplets. Kaya naman nang makakita siya ng pagkain sa locker niya, ay inisip agad niyang bigay ng dalawang babae yun. Tingnan niya si Ate Vicky ninyo at Ate Maya. Binigyan na naman kayo ng snacks. Kain na mga anak. Pagdating nila dito sa pantry, magpasalamat kayo ha. Okay po. Patapos na silang kumain ng lunch nang utusan siya ni Densho na linisin ang mga kwartong nakatoka kila Vicky at Maya. Ay, wala po ba sila? Si Vicky may sakit. Si Maya mag-half day. Hindi mo ba nakita kanina nung nag-time in ka? Hindi ko po napansin eh. Kaya bilisan mo na dyan kasi mag-check in na ng alas 2. Okay po. Kung hindi ang dalawang katrabaho niyang nagbigay ng pagkain sa mga bata, eh di sino? Nasagot ang mga tanong niya nang makita niya mismo si Eves sa loob ng quarters ng staff.
May dala naman ito ngayong pizza para sa mga bata. Sinasaluhan itong mga anak niya sa pagkain. Nasaan ang tatay ninyo? Bakit hindi kayo alagaan? Wala naman po kaming tatay. Sagot ni Atan. Paano wala? Sir, kayo po bang nagbigay ng mga pagkain sa kanila? Andyan ka na pala. Ako nga nagpalagay sa locker mo ng mga pagkain para sa kanila. Bakit po, sir? Kung gusto ko silang pumirmi dito sa loob ng quarters ninyo, kailangan ko silang pagkagastuhan. Nakahinga ng maluwag si Kathy sa sinagot ng lalaki. Salamat po, sir. Hindi nakasagot si Yves, pero naramdaman agad ni Kathy na ibang pagkakatitig sa kanya ng lalaki. May sasabihin pa po ba kayo? Wala. Bumalik ka na sa trabaho mo. Hinayaan niya lang ang mga batang kasama si Yves. Hindi naman ito masamang tao kung tutusin. Masama lang talaga ang ugali kong minsan. Nang matapos ang shift niya, sa kanya lang nakausap ang tatlo tungkol sa kanyang among masungit. Kamusta naman ang boss ko? Masungit ba siya sa inyo? Hindi naman po, Nay. Tama si Kuya Nay. Bukod sa pagkain, sinabihan niya kami na pwede kami maglaro sa basketball court niya. May court pala dun sa hotel, Nay. Manghang-manghang sabi ni Ambo. Kaya Nanay, magdadamit kami bukas ng pang-basketball, ha? Ah, sige bunso. Pero sure ba kayong sinabi niya yon? Baka mamaya, kayong tatlo lang ang desisyon yan, ha? Hindi po, Nanay, ha? Si Sir Pogi po talagang nagyaya sa aming mag-basketball. Nahalata niya po kasi na favorite namin maglaro, eh. Sige, ihahatid ko kayo bukas. Kinabukasan, ay yun ang eksaktong nangyari. Pinapunta silang mag-iina sa penthouse. Naroon pala ang court na sinasabi ng mga bata. Excited na excited ang tatlo. Nanay, panoorin mo kami, ha? Magsusuot kami para sa'yo, Nanay. Eh, may trabaho pa si Nanay mga anak, eh. Sinabi ko na kay Densyo na hindi ka muna bababa. Ha? Eh, sir, short staff po kasi ngayon, eh. Pinapasok ko na yung mga bago, saka yung mga naka-OJT. Wala ka nang dapat isipin pa. Sige po. Naupo na lang si Kathy sa bangko na naroon sa maliit na basketball gym sa loob ng penthouse ng lalaki. Ganoon na lang siya ng mangha sa mga anak niya dahil talagang magagaling mga ito. Kaya lang, dumulas sa kamay ni Ambo ang bola at muntik nang humampa sa mukha ni Kathy. Mabuti na lang maagap si Yves at nakuha nito ang bola si Eri bago pa man siya matamaan. Kaso, nawalan ito ng panimbang at lumanding sa dibdib niya ang kanyang amo. Nakalantad pa naman din ang kanyang mayamang dibdib dahil masakit na sa kanyang uniforme niya. Pulang-pulang mga pisngi ni Yves at sigurado si Kathy na ganun din siya. Rinig ni Kathy mula sa likod ni Yves ang impit na tuwa ng mga bata kahit na nakatayo ni si Yves. Sorry, okay ka lang? Okay lang po, sir. Pagkatapos ng insidenteng yon, nakukuli na lang ni Yves ang sariling palaging nakamasisimpleyadong si Kathy. Bukod sa ganda ng hubog ng katawan ng babae, ay talagang kaakit-akit din ang mukha nito. Parang hindi tatlong batang lumabas sa katawan niya. Nice bot. Malokong komento ng business partner at best friend niyang si Nick. Andiyan ka pala. Sobrang busy ka naman sa pang-upo niya na hindi mo na ako napansin dumating. Kasalukuyang nililinis si Kathy sa garden at napatuwa dito dahil sa mga pinupulot na tuyong dahon. Anyway, her ex is in town. Kababalik niya mula sa Milan Fashion Week. I don't care. You don't care? Eh nung iwan ka sa altar noon eh, halos babaliw ka. Noon yun, wala na akong pakialam sa kanya. I am done begging. Pero hindi ka pa rin nag-girlfriend pagkatapos umalis ni Ashley. Balita ko sa misis ko eh, hinahanap ka niya. Madaming tanong tungkol sa'yo. Mukhang gusto kong balikan. Wala na siyang babalikan. At dahil sa sinabi niya ni Yves, napatawag na naman si Kathy sa opisina ng gwapong hotelier. Sir? May nagawa na naman po bang mga bata? Wala naman. May ibibigay lang ako sa trabaho. Part-time po? Ganun? Oo. Sabi ng mga bata, mag-aaralan sila next month at nahuli sila sa enrollment sa public school. Sa barangay lang po mag-aaral mga batang yon. Sa barangay? Opo. May daycare kasi sa barangay. Kaya lang po, maiksang oras lang po ang pasok nila eh. Paano kung ako nang bahala sa kanila? Ipapasok ko sila sa private school. Okay ba yun sa'yo? Aba sir, maganda po yun. Pero bakit niyo po ako bibigyan ng ganong scholarship? Ano po bang part-time ang pinag-uusapan natin? Be my fake fiancé. Po? Ako? Gusto niyong maging fiancé?
Kunyari lang, if I needed you, I will let you know. Katulad mamaya. Mag-i-early out ka at ipababandi ko sa mga katulong sa bahay ang triplets. May pupuntahan tayo. Bakit ako, sir? I needed someone beautiful. Parang gustong tumalo ng puso ni Katie. Ilang beses na ba niyang narinig sa lalaking to na maganda siya? Wala kang magagawa kung hindi tanggapin ang trabaho. Kung hindi, sisisantihin kita. Kaya na naman kayo, sir. Palagi niyo na lang ginagamit ng salitang yan. Pwede naman pong please na lang. Mas maganda pang pakinggan. I don't beg. Isang please lang. Beg na agad? Hindi ganun yun, sir, ah. Naghintay si Katie na sabihin ng amo niyang gusto niyang marinig at hindi naman siya nabigo. Please, be my fake fiancé. Napangiti na lang si Katie. Sige, sir. Pumayag nga si Katie at nang hapong yun, dinala siya ni Eve sa salon at gown designer. Sa loob lang ng 5 oras, ay naging ibang tao na siya. Kamukha niya ngayon si Marion Rivera sa ayos at suot niyang gown. Okay na ba yung suot niya, sir? Madami pa pong choices sa loob. No, that's perfect. Nakatol lang sabi ni Yves na para itong napasa ilalim sa isang mahika. He looks stunning. Thank you, sir. Pero hindi po bahalata ang mga marka sa panganganak ko? No, tara na. Sumama siya kay Yves at ganoon na lang ang gulat niya nang dalhin siya nito sa isang socialite party. Birthday yata yon ng isang matandang kaibigan ni Yves. Tahimik lang ito nang pumasok sila sa bulwagan. Pero ang mas kinagulat ni Katie ay makita ang ex ni Yves. Paano niyang hindi maaalalang babae etong humugot sa kanya sa kama sa tabi ni Yves 7 years ago at binugbog siya. Madaming mata ngayon ang nakatingin sa kanya habang pinagdarasal niyang sana maitago ng make-up ang mukha niya at hindi siya maaalala ng mapapangasawa sana noon ni Yves. Lumapit pa ang babae sa kanila. Wow! She's pretty! Siya ba yung sinasabi ni Nick na bago mo? Siya nga. Saang basurahan mo kaya yun na pulot? She's my employee. Hindi ko siya pinulot kung saan-saan. Bumati ka na ba sa lola ko? Papunta pa lang ako. Nakahinga ng maluwag si Katie nang umalis si Ashley at tinungo ang bar. Takot ka ba sa kanya? Namamawis ang kamay mo eh. Hawak kasi ni Eves ang kamay niya mula pa kanina. Ngayon lang po kasi ako nakapunta sa ganitong klase ng lugar, sir. Baby, yun ang itatawag mo sa akin kapag magkasama tayo tulad nito. Baby? Ano bang mas gusto mo? Honey? Sweetheart? Babe? Wow! I can't believe that gossips are true. Totong naka-move on ka na nga sa pang-iiwan sa'yo ng apo ko. Oh, happy birthday, Lola Ruth. You know, I am kinda disappointed, Yves. Inimbita kita dahil umaasa akong magkakais ko ni Ashley. But I guess, it's too late for that. Alam ko naman pong kasalanan ko noon sa apo ninyo. At humingi ako ng tawad sa kanya ng paulit-ulit. Pero siya na pong tumapo sa lahat eh. Kaya hindi naman po siguro masama kung magmahal ako ulit. Of course, iho. Hindi masama yun. I just hope that you learn your lesson from your past mistakes. Thank you, Lola Ruth. Happy birthday po and thanks for having us here. Hindi naman mapakali si Katie sa paraan ng tingin sa kanya ng celebrant. Para bang gusto na siya nitong balata ng buhay. Tahimik lang siyang kumakain sa party nang biglang magpaalam si Yves na magbabanyo. Gusto niya sanang sumama sa lalaki pero nakakailang din kung tatambay siya sa labas ng CR kaya nagpaiwan na lang siya. Doon siya nilapitan ng isang gwapong artista. Kilala niya iyon dahil pinanunood ng triplet si Josh Agoncillo sa TV kapag kumakanta at sumasayaw ito. Hi beautiful, ikaw na pala ang bagong girlfriend ng ex ni ate. Sa sinabi nito, alam na agad niya na kapatid ito ni Ashley. Oh. I love your smile. Gusto mo bang lumipat sa table namin? Mukhang iniwan ka ng date mo eh. Babalik din yon. Nag-CR lang. Josh, why are you talking with that bitch? Ate, lasing ka na yata. Inaakit mo din ba ang kapatid ko? Hindi, pasensya na. Wait a minute. Ate, halika na. Bago pa gumawa ng scandal si Ashley na lasing na, ay inalalayan na ito ni Josh. Naiiwan siyang mag-isa doon. Susundan niya sana si Yves nang makasalubong naman niya ang birthday celebrant. Hindi ka talaga nakukuha sa tingin, ano? Pasensya na po.
Nagulat na lang siya nang kumuha ng champagne ng matanda sa waiter na umiikot at binuhusan siya. Kahit magsuot ka ng magandang damit o makeup, nagsusumigaw pa rin sa mukha mong mahirap ka. Lola Ruth! Naiyak na lang si Cathy. Ayaw niyang patulan ng matanda dahil birthday nito at saling pusa lang naman siya doon. Kaya nagulat na lang siya nang itago siya na Eve sa likod nito. I'm so sorry, iho. Nabitawan ko yata ang baso. Hindi ko po siya dinala dito para pag-initan ninyo. Happy birthday na lang po. Aalis na kami. Sumama siya kay Yves at sa loob ng kotse nito, binigyan siya ng lalaki ng tissue. Sorry, hindi na dapat kita iniwan doon. Okay lang sir, naiintindihan ko namang galit lang sila eh, kasi hindi ako bagay sa inyo. Galit sila, dahil ayaw ko nang balikan ng apo niya. Ano pong nangyari kung okay lang po magtanong? Bachelor's party ko 7 years ago. Ikakasal na sana kami ni Ashley. Hindi naman naiwasan na may dancer sa party eh. Bilang regalo sa akin ng mga ugo kong kaibigan. Nagdala sila ng virgin. I was drunk at drug. In short, may nangyari sa amin ng babae. Hindi ko na siya maalala sa totoo lang. May nagsabi kay Ashley at pinuntahan ako sa hotel. Binugbog niya yung babae hanggang sa umalis. Hindi maiwasan ni Cathy na makaramdam ng guilt habang nakikinig sa kwento ni Yves. Gipit lang naman siya noon, kaya nagawa niyang sumunod sa tita niya at kinuha niyang trabahong inalok nito sa pangakong isang lalaki lang ang gagalaw sa kanya. Gusto daw ng customer na kausap ni Tita Lotlot ang babaeng sariwa. 22 lang siya noon. Bagong salta sa Manila at nagbabaka sakaling mababago ang buhay niya pagkatapos siyang kunin ng nanay niya sa probinsya. Imbis na alalahanin ang mga pinagdaanan niya, nakinig na lang siya kay Yves. She called the wedding off. Iniwan ako dahil sa isang pagkakamali. Bilang ganti, lahat ng kaibigan ko pinatulan niya. I know, hindi tamang ginawa ko. Pero taba bang nagpagamit siya sa mga kaibigan ko para lang gantihan ako? I asked for her forgiveness, pero hindi niya ako nakuhang patawarin. Kahit ilang beses na ako nagpagkaawat na kiusap. I was done waiting for her and begging for her. Tapos ngayon, babalik siya at gusto niyang bumalik sa buhay ko na para bang hindi siya pumatot sa lahat ng kaibigan ko. Na parang hindi kami naging tampulan ng tukso. Kahit pinsan ko, pinatos niya. Sir, gusto niya ng yakap? Nang ibukas niya ang bisig niya, ay hindi na yun tinanggihan ni Yves. Nakayakap na ngayon sa kanyang lalaki at may pamilya na damdamin siyang nakapa sa simpleng pagdidikit ng mga katawan nila. Naaalala niyang pagiging banayad dito sa kanya noong gabing may nangyari sa kanila. Pagkatapos noon, ipinangako ni Cathy na hindi na ulit siya magpapaloko sa tita niya, lalo pangat nagbungang isang gabing pinagsaluhan nilang dalawa ni Yves na sa kasamaang palad ay nabura na yata sa memorya ng lalaki o ayaw lang itong alalahanin pa. Ang buong akala ni Cathy ay yakap lang ang kailangan ng boss niya, kaya nagulat siya ng haplusin itong pisngi niya, saka siya siniil ng halik. Hindi pa sila nakakalayo sa lugar kung saan dinaraos ang party ni Doña Ruth. Napasinghap na lang siya nang pisili ni Yves ang isa sa mga tuktok ng hinaharap niya. Doon parang napaso ang lalaki at kumalas sa kanya. Oh, I'm sorry. Hindi naman kayang magtago ni Cathy sa sarili dahil na-miss niyang lalaki. Walang gabi mula nang makuha nito ang pagkabirhin niya na hindi niya naalala ang bawat minutong pinagsaluhan nila. Nakakahiyamang aminin pero nagustuhan ni Cathy kung paano siya noon natangay ni Yves. Kaya pangahas siya ngayong inilapat ang kamay ng amo sa kaninang pinipisil nito at yun ang hudyat para bigyan niya muli ng aksis ang lalaki sa katawan niya. Hindi na lang niya inisip ang mga taong posibleng nakakakita sa kotse ni Yves ngayon sa parking na umuuga. Napayakap pa siya sa amo nang marating niya ang rurok. Halos sabay silang napahiyaw. It was a magical night for Yves and Cathy. Pero may nagising na memorya ang nangyaring iyon sa isip ni Yves. Salamat po sa paghatid sa akin dito sa bahay, sir. Thank you din sa pagsama mo sa party. I'm so sorry kung tinapunan ka ni Lola Ruth ng ala kanina. Wala na po yun. Hinatid na pala ni Gabo ang mga bata kanina. Tulog na yata sila. Magpahinga ka na din. Okay po. Hindi mawala ang hindi ni Cathy. Hindi siya impokrita para hindi aminin kahit sa sarili niya na gusto niya si Yves. Noong gabi pa lang na maglapdan siya sa lalaki ay kakaibang atraksyon ang nararamdaman niya para dito. At totoong sinabi ni Yves na pinilit lang ito ng mga kaibigan sa kanya. May choice siya noon na tumanggi at huwag ipaubay ang sarili. Pero dahil sa tita niya, ay nagawa niyang makipagniig kay Yves ng gabing yun. At kahit kailan,
hinding-hindi niya pagsisisihan ang kanyang ginawa dahil doon, nabuhay ang mga anak niyang si Anthony, Ambrose at Nathan. Nanay, umiiyak ka ba? Bunso, bakit ang aga-aga pa ay nagising ka na? Kasi po may pasalubong kami sa iyo, nanay. Ang dami pong pagkain na binigay ng mga katulong ni Sir Pogi. Busog na busog po kami, kaya tinirhan ka namin ng donut tsaka burger. Nako, ang mga anak ko talaga, napakamalalahanin. Siyempre po, love namin kayo, nanay. Biglang naisip ni Cathy kung magawa kaya silang tanggapin ni Yves kapag nalaman nitong anak nitong mga bata. Hindi niya mapigilan ang sariling mangarap kahit sandali na pwede silang maging isang buong pamilya. Hanggang umaga, yun ang naiisip niya nang biglang dumating ang tita Lotlot niya. Ano? Nasabi mo na kay Yves? Tita, hindi ko nga po sasabihin sa kanya. Biglang sinira ni Lotlot ang lahat ng pangarap niya. Alam niyang kapag ginawa niyang pag-amin kay Yves, sisimula na ng tita niyang pangarap nitong gatasan ng anak ng kaibigan nito. Ayaw niya sa lifestyle ng tita niya dahil para itong linta at dahil nga sa ginawa nito noong pagbibenta sa kanya sa anak ni Doña Polly noong birhin pa siya. Pero wala din naman siyang magagawa dahil kakambal ito ng nanay niya. Kung anong ikinabait ng nanay niya ay siyang ikinatuso ng kanyang tita Carlota. Ay, bakit bang ati-ati mo? Kaya pala iniiwasan ako ni Polly kasi sinabi mo yatang hindi anak ni Yves ang mga bata. Huwag po kayong maingay, tita. Natutulog po ang mga bata. Bakit? Pati ba sila hindi pa alam ang totoo? Ayoko pong sirain ang buhay ni Yves. Bakit? Yung sa'yo ba hindi ba sira? Baka nakakalimutan niyo po, tita. Kasalanan niyo kung bakit nasira ang buhay ko. E binenta niyo ako kay Doña Polly para gamitin ang anak niya. Dahil lang sa ayaw ni Doña Polly sa pakakasalan ni Yves. Kapag nalaman niya ang totoo, sa tingin niyo, tatanggapin niya kami? Biglang naalala ni Cathy ang tungkol sa naon siya ming kasala ni Yves at Ashley. Siya ngang may kasalanan noon. Kapag nalaman niyo ni Yves, alam niyang hindi siya nito mapapatawad. Hindi pa po ba kayo kontento na binigyan ako ng trabaho ni Doña Polly sa hotel? Gusto niyo pa talaga akong makisiksik sa buhay ni Yves? Hindi mo ba karapatan yun? Kung ayaw mo, ang mga batang ipaako mo kay Yves para makapagpokpo ka na. Sila naman ang problema mo, hindi ba? Hindi ko po gagawin ang trabaho ninyo. Tama nang isang beses niyo akong nauto. Tutuparin ko ang pangako ko sa nanay na hindi ako magiging katulad ninyo. Dahil doon, nasampal siya ng tita niya. Tingnan mo nga yung sarili mo. Ang kapal naman ng mukha mong hamakin ako. Para sabihin ko sa'yo, ang trabaho ko ang nakatulong para ma-extend ng konti ang buhay ni Ate Carla. Hindi ko kinakahiyang maginawa ko. Dahil ako lang ang aasahan ng kapatid ko at ng pamangkin ko. Malaki ang utang na loob ko sa inyo, tita. Pero huwag niyo naman po akong pilitin na gawin ang mga ginawa ninyo. Gusto ko pong magkaroon ng masayang pamilya. Pero hanggang pinipilit niyo ako sa pagiging katulad ninyo, malabuhong makakilala ako ng lalaking siya seryoso sa akin. Tinawanan siya ng tita niya, saka dinuro-duro siya ng sentido niya. Boba ka talaga. Hindi mo ginagamit yung utak mo. Nangangarap kang mahalin? Yan bang sinasabi mo? Ano bang nangyari sa nanay mo, ha? Inanakan lang din akong sinong Poncio Pilato na hindi ko kilala. Pinabayaan ka. Gusto mo ganyan din ang danasin ng mga anak mo? Kung sinasabi mo lang totoo kay La Yves, eh di magkakaroon ng magandang buhay ang mga apo ko. Natatakot akong magalit ng si Yves sa akin at sa mga bata. Ewan ko sa'yo. Huwag mong hintayin ako mismo magsabi sa kanya ng totoo. Please, tita. Huwag. Wala siyang nagawa nang lumayas na ang tita niya. Ang hindi alam ni Cathy, nadinig lahat ng tripits na pinag-uusapan nilang magbiyahin. At yun ang pasekretong pinag-usapan ng tatlo habang nasa pantry. Sigurado ako si sinabi ni Lola Lotlot. Tatay daw natin si Sir Pogi. Pero Ambo, narinig niyo si nanay. Ayaw niyang malaman ni Sir Pogi ang totoo. Baka pag nalaman ni Sir Pogi, baka magalit siya sa atin. Sabi ni Anton. Kapag nagalit siya sa atin, kuya, hindi niya na tayo papalaro ng basketball court niya. Tsaka, hindi na tayo bibigyan ng pagkain. Malamang hindi na. Eh di wag na lang nating sabihin. Secret na lang natin. Bahala kayo. Basta ako, sasabihin ko. Bigla na lang tumakbo si Ambo. Hinabol tuloy siya ni Anton at bilang gaya-gaya ang bunsong si Athan ay nakahabol din siya. Nagtatakbuhan ng mga bata ng babunggo sila ni Sir Pogi. Oh,
Bakit kayo naghahabulan? Ano nangyari? Kasi po... Mabilis na tinakpan ni Anton ang bibig ng kapatid. Ano ba yan? May kailangan ba kayong sabihin sa akin? Kayo daw po ang tatay namin. Wala nang nagawa si Anton nang ang bunso na nilang nagsalita. Anong sinabi mo, Atan? Sabi ng lola namin, si Lola Lotlot, yung kapatid ni Lola Lala, kayo daw po ang tatay namin. Tinanggal niya ang buong kamay ng kanilang kuya sa bibig niya. Opo, tama po si bunso. Kayo po ang tatay namin. Bakit pinipigil mo silang sabihin sa akin, Anton? Ayaw po kasing ipasabi ni nanay. Bakit naman ayaw niya ipasabi? Hindi ko na po naintindihan ang sinabi ni nanay. Pero magagalit ka daw po. Sige, huwag nang kayong mag-away-away. Kumain na kayo sa taas. Sumama na kayo kay Ate Ina ninyo. Okay po. Masiglang sagot ng bunso. Walang kaalam-alam si Katie na nakarating na kay Ives ang sikreto niya. Patuloy pa rin siya sa pag-aayos ng isang kwarto. Malapit na siyang matapos nang biglang pumasok si Ives at ilak ang pinto. Sir, nabitin ako kagabi. Kakalinis ko lang dito, sir. Don't worry, wala akong balak na masama sa'yo ngayon. Gusto ko lang itanong kung ano yung sinasabi ng mabata. Naalin po? Naka daw ang tatay nila? Po? Sabi ni Anton, ayaw mo daw ipasabi kasi baka magalit ako? Kuan po kasi, sir. Gusto mo bang gawing full-time ang part-time mo? Alam ko naman pong hindi pwede, sir. Baka pinagtitripan lang ako ng mga bata kasi alam nilang gusto ko kayo. Magkama tayo na, pero hindi aamin si Katie. Mabait sa kanyang lalaki at ayaw niyang magalit ito sa kanya. Mas mabuti nang hindi nito alam ang totoo para walang komplikasyon. Ngunit kahit anong tanggi ni Katie, nababasa ni Evis ang katotohanan sa mga mata niya. May lilinisin pa po akong kwarto, sir. Akmang aalis na siya nang pigilan siya ng lalaki. You look nervous. May tinatago ka ba sa akin? Wala po. Sinubukan ni Keting kumalma lalo na nang halikan siya ni Ives. Pero lalo siyang ibinuko na ang buong puso niyang pagtugon sa bawat galaw ng labi nito. Sabihin mo ng totoo ngayon habang binibigyan kita ng pagkakataon. Imbis na magsalita, muling hinalikan ni Katie ang amo. Mahal kita. Yan ang totoo, Ives. You're making me confused. Wala akong ibang gusto sa'yo kung hindi makasama ka. Gusto ko lang na palagi tayong magkasama. Yun lang. If you love me, tell me the truth. Ako nga bang tatay ng mga bata? Doon na pumatak ng tuloy-tuloy ang mga luha ni Katie. Hindi na siya nakapag-isip. Paano nangyari? I just met you here. Natigilan na lang ang lalaki nang may maalala. Itinaas ito ang baba ni Katie sa kasinipat ang maiging mukha ng dalagang ina. Oh my! Ikaw yung prostitute na iniregalo sa akin ng bachelor's party ko? Pasensya ka na kung hindi ko agad sinabi. No! Itinulak ni Evis ang babaeng natutunan na sana niyang mahalin. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Sinadya mo bang magtrabaho dito sa hotel para pumasok sa buhay ko? Hindi, hindi. Gusto ko lang talaga nung magtrabaho dito. Hindi ko alam nung una na ikaw yung groom eh. Nakilala lang kita nang malaman ko ang pangalan mo at makita kita ng malapitan noon. Hindi ko intensyon na... Get out of my sight. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Hindi na siya pinatapos ni Eves sa pagpapaliwanag. Sir, sorry po. Yun lang ang sinabi ni Katie bago tuluyang iniwan si Eves sa kwarto. Pakiramdam niya gumuho ang mundo niya. Eto na ang kanyang kinatatakutan, ang kamuhian siya ni Ives. Wala siyang ibang kaibigan, kaya ang mga anak niya lang ang niyakap niya pagka-uwi. Nanay, nagalit po ba si Sir Pogi? Hindi, pero nawala na ng trabaho si nanay. Hahanap na lang ako ulit. Mabuti na lang at pinalalakas siya ng mga ito. Samantala, ang galit ni Ives ay ibinuntun niya sa boxing bag sa gym niya sa bahay. Galit siya dahil pakiramdam niya, pinaglaruan siya ni Katie. Ito ang babaeng binugbog ni Ashley 7 years ago na basta nalang umalis. Pagkatapos itong ibigay sa kanya ang pinakamasarap na make love na naranasan niya sa buong buhay niya. Alam niyang hindi tama, pero hindi naman naaalis sa isip niyang babae. Nang hiwalayan siya ni Ashley, pinili niyang hanapin ang niregalo sa kanya ng mga kaibigan, pero walang nakakakilala sa mga ito sa babaeng yun. Pwede ba akong pumasok, iho? Ma,
Nakatanggap ako ng resignation letter galing sa nanay ng triplets. Ano nangyari? Niloko niya ako, ma. Siyang sumira sa kasal namin ni Ashley. Sa yung babaeng nagalaw ko nung bachelor's party ko. Paano naman niya naging kasalanan ng hiwalayin yung dalawa ni Ashley? Ginawa niya lang ang trabaho niya. She was paid to make love to you that night. Bakit ba kinakampihan niyo siya? Pumasok siya sa hotel. Plinano niyang lahat ng to para siguro maghutot ng pera. Alam mo kung kanino ka dapat magalit? Kay Ashley. Kung hindi ko siya nahuling nagpapagalaw sa pinsan mo, hindi ko naman gagawin ang lahat ng to. Anong ibig sabihin niyo, ma? May relasyon si Kirk at Ashley habang kayo. I have proof. Pero hindi ko na yun pinakita sa'yo dahil alam kong hindi ka rin maniniwala. Kaya nang nagpa-bachelor's party si Harry na best friend mo, pinapunta ko ang pamangkin ng kaibigan ko. I wanted someone virgin for you, my son. Berhin mong nakuha si Kathy, hindi ba? Kayo? Oo, sa akin at kay Ashley ka magalit. Walang kasalanan ang nanay ng mga anak mo. Kung talagang perang habol niya sa'yo, bakit pumayag pa siyang magtrabaho sa hotel? Ang dali niya namang mapapatunayan na anak mong mga bata. Instant support ah. She never wanted what you have, iho. Hindi niya alam noon na mayaman ka. Basta ko lang siyang binayaran noon para pasayahin ka. At inaamin kong nagdadasal ako noon na sana nga magbungang isang gabing yun. Ma! Sabihin mo sa akin, wala ka ba talagang alam sa panlalalaki ni Ashley noon? Meron po. Pero gusto mo parang ituloy noon ang kasal. Nababaliw ka na ba? I thought I love her. Alam mo bang itinanggi ng paulit-ulit sa akin ni Kathy na anak mong mga bata? Kinumpronta ko na siya. Sa takot kong umalis siya at ilayo ang mga bata sa atin, hindi ko na ipinilit. Alam kong makikilala mong mga anak mo. Alam kong mararamdaman mong mula sila sa dugot laman mo. Hindi nakapagsalita si Yves dahil tama naman ang nani niya. Naramdaman niya iyon. Sa tuwing kakausapin niyang tatlong bibong batang yon, nararamdaman niyang koneksyon. Hindi din niya maalis sa isip niyang kamukha niyang tatlo nung bata pa siya. Alam kong galit ka sa mga nalaman mo, pero sana mahalap mo sa puso mong lahat ng rason kung bakit dapat mong patawarin si Kathy. Hindi siya perpekto at biktima lang din siya. I remember her crying in front of me. Nagmamakaawa siya noon at tulungan ko siya dahil may sakit ang nanay niya. When I asked her to sleep with you, hindi agad siya pumayag. Akala ko nga noon hindi na matutuloy at hahanap na lang si Carlota ng iba. Pero para sa mama niya, nagpunta siya. Biglang naalala ni Yves ang mga sinabi ni Kathy na mahal siya nito. Iwan niyo muna ako, ma. Huwag mong hayaang mawala sa iyong mga anak mo. Iyon ang huling payo sa kanya ng nanay niya bago ito lumabas sa kanyang indoor gym. Sa bahay naman nila Kathy, pinipilit ng mga anak niyang tulungan siya sa mga gawaing bahay habang umi-extra siya sa karinderya. May backer siya nung nagtrabaho siya sa hotel ni Yves, kaya alam niyang matagal na prosesong pag-a-apply niya sa ibang hotel. Kaya ngayon, nagtitiis siya sa karinderya para hindi magutom ang mga anak niya. Minalas nga lang sila at nang mauso ang dengue ay isisiatan sa tinamaan, kaya mas mabigat ang pangangailangan ni Kathy. Ano? Hindi ka pa rin makakabayad ng upa? Pasensya na tita, nasa ospital pa kasi si Bunso eh. Pababa ng pababa ang platelet count niya. Kailangan ko pong unahin ang mga gamot niya, tita. Kung kinakausap mo na kasi si Yves. Ayaw na nga daw po niya ako makita, tita. Isa pa, ayaw ako maramdaman ng mga bata na hindi sila gusto at hindi sila mahal. Lalo na ng sarili nilang ama. Pabayaan niyo na lang po sana ako sa desisyon kong yun. Kapag nagkapera ako, agad-agad ko pong babayaran, tita. Kung ayaw mong magpakita kay Yves, magtrabaho ka na lang sa akin. Isang gabi mo lang, makakabahid ka na sa akin. May pambili ka pa ng gamot. Tita, pamilya pa rin tayo kahit ayaw natin sa isa't isa. Yan lang matutulong ko, Kathy. Yan lang alam kong trabaho eh. Ngayon, kung ayaw mo, bahala ka. Yun lang ang nasa isip ni Kathy hanggang sa makarating siya sa ospital, bit-bit ang dalawa pa sa kambal. Nanay, mabubuhay pa ba si Bunso? Oo naman, Ambo. Mabubuhay siya. Dapat mabuhay siya. Nanay, narinig ko po sa doktor na baka kailanganin ni ate ng dugo. Ako na lang po magbibigay ng dugo sa kanya. Ako naman ang kuya. Bata ka pa anak. Isinanay na. Ang payat-payat yun na po, nanay. Baka wala nang makuhang dugo sa inyo. Tama si Kuya Antonay.
hindi po ba tayo pwedeng tumawag kay Sir Pogi? Sinakta natin siya, mga anak. Hindi niya na ako mapapatawad. Bakit naman po? Tanong ni Ambo. Hindi niya masagot yun, kaya naiyak na lang si Cathy sa nakakaawa nilang sitwasyon. Mas talo pa nga siyang problema nang hindi siya magmatcha blood type na kailangan ni Athan. AB positive ang dugo ng anak niya. Imbis na humingi ng tulong kay Lotlot, nagpunta si Cathy sa hotel at muling hinarap si Eves. Anong kailangan mo? Pera? Hindi po. May sakit ngayon si Bunso. Kailangan niya po ng dugo. Kahit dugo lang, sir. Yun lang po. Ano? Anong sakit niya? Dengue po. Napamura si Eves. Nagpatangay na lang siya ng kaladkarin siya ng lalaki at isakay sa kotse. Pinuntahan agad nila ang anak nila. Inawat nga lang ni Cathy ang mga anak niya nang gustuin ng mga itong suguri ng yakap si Eves. Mabilis na sumalang si Eves sa pagdodonate ng dugo. Nang matapos ay sinamahan sila ng lalaki sa lobby. Bakit ayaw niyong lumapit sa akin? Tanong ng lalaki sa mga bata. Galit ka daw po kasi, Sir Pogi. Hindi ako galit. Halinga kayo dito ng kuya mo. Kakatuwang hindi nalilito si Eves sa tatlong bata. Halos nadurog naman ang puso ni Cathy dahil disappointment siya sa kanyang sarili. Kahit gaano pa niya subukan, palpak pa rin siyang ina. Hindi niya magawang mabigyan ng magandang kinabukasan o kahit man lang siguridad ang mga anak niya sa buhay. Ang tingin niya ngayon sa sarili niya, walang kwenta. At nanliliit siya ngayon sa sarili niya dahil pakiramdam niya mas maginhawa ang buhay ng mga anak niya sa piling ng tatay ng mga ito. Dahil sa dugo ni Eves, nailigtas sa peligro si Athan, kaya naman grabing pasasalamat niya sa binata. Ako ang daddy nila, kaya responsibilidad ko sila. Hindi mo kailangan magpasalamat. Kasalukuyang nasa playground ngayon ang dalawang anak niya. Kalabasan po ba sa inyo kung ipapaabaya ko mga bata? What? Iiwan mo sila sa akin? Hindi ko naman sila kayang alagaan. Hindi ko maayos ang buhay ko para sa kanila. Palagi na lang akong palpak. Muntik pang mula sa akin si Athan. So, okay lang sa'yong iwan sila? Kung hindi niyo naman po sila kukunin, hindi ko po sila iiwan. Niisip ko lang, sir, na mapapabuti sila sa poder ninyo. Umiiyak na sabi ni Cathy. Nagulat na lang siya nang iangat ni Eves ang mukha niya at tinitigan siya sa mga mata. Huwag mo kaming iiwan. Kailangan ka namin. Kailangan kita. Sir. I'm sorry kung sa'yo ko lahat sinisi. Hindi ko naisip na pwedeng biktima ka lang din. Mula nang paalisin kita sa hotel, hindi ka na nawala sa isip ko. Paulit-ulit kong naiisip kung gaano ko kagago para magalit sa'yo. Dahil sa akin, hindi kayo nagkatuloy ng babaeng pakakasalan mo. Mabuti ngang nangyari yon. Lumabas ang totoo. May relasyon sila ng pinsan ko habang kami. Nakausap po na si Ashley at inamin niya na sa akin na gusto niya na akong hiwalayan. Ayaw ng lola niya na dahil magandang ratings ng hotel ko. Maraming kita. Minahal niya lang ako dahil sa pera ko. Kaya nga hindi kita masisisi kung ganun din ang tingin mo sa akin. Oh, please. Kung pera nga ang habol mo sa akin, ipinakilala mo na sana sa akin ng mga bata. Hindi ka na sana naghirap mag-chambermaid's hotel. Pwedeng-pwede mo namang basta nalang sabihin sa akin na anak ko sila eh, para bigyan kita ng pera. Pero gusto mo talaga magtrabaho sa hotel para matustusan ang pangangailangan nila. Ayokong sabihin sa'yo kasi alam kong ang kita kong huhutot sa pera. Hindi magandang reputasyon ang kita ko. Natatakot akong gamitin kanya para sa mga ambisyon niya. Makikinabang ka naman dun, di ba? Ayokong gawin sa'yo yun dahil mabuti kang tao. Hindi ba binigyan mo pa ako ng pamasahe pagkatapos akong bubugin ng ex mo? Isa pa, tatay ka ng mga anak ko. Hindi ka bank account o isang magandang oportunidad para maging ginhawa ang buhay namin. Hindi na nga nakatutol si Cathy nang yakapin siya ni Eves. Ang haplos niya sa lalaki ang mas matibay na pruweba ng pagmamahal niya para dito. At para naman patunayan kay Cathy ang damdaming umuusbong sa puso ni Eves para sa ina ng mga anak niya. Niligawan niya ito araw-araw. Nagpatuloy si Cathy sa pagtatrabaho sa hotel bilang chambermaid tulad ng hiling ito at hinayaan ni Eves na ipagpatuloy din ito ang pag-aaral. Nang makagraduate si Cathy sa kursong hotel management, ay dumaan ito sa proseso at na-promote bilang manager ng ESA Hotel. Sa ngayon, walang ibang masabi ang mga tao sa paligid na nakakilala sa kanila tungkol sa intensyon ni Cathy sa kanyang nobyo. Pinaghirapan niyang lahat ng marriage sa ngayon hanggang sa maging vice president siya ng hotel
at tumanggap lang siya ng konting tulong kay Yves. Dahil doon, na-feature si Cathy sa isang women's magazine na nagtatampok sa mga babaeng may magandang success stories, maging sa isang TV show na kinikilalang mga katulad niyang nagsimula sa baba at naging matagumpay dahil sa sipag at syaga. 12 years old na ang mga anak nila at palagi itong nakabuntot sa kanya, lalo na sa mga interview. Oh, rolling na tayo ah! Punasan niyo yung mukha ni Miss Cathy! Sumunod ang mga makeup artist. Saglit na hinanap ni Cathy sa audience area ang mag-aaman niya, pero hindi niya makita ang mga ito. Nakita niyo po ba yung mga anak ko? Tanong niya sa makeup artist. Nako, baka nag-CR lang. Nandyan lang yan sila. Mag-uumpisa na ang second set ng interview. Good luck, Miss Cathy. Dumako na nga sa personal niyang buhay ang mga tanong. Bilang pagpepreserba sa kahihiyan niya, hindi na nila isiniwalat sa TV ang tungko sa una nilang pagkikita ni Yves. Yun nga lang, parang ayaw siyang tantanan ni Leon, ang lalaking interviewer. Sige na, Miss Cathy. Ibahagi mo nang tungkol sa pagkakilala niyong dalawa ng nobyo mong si Yves Villaparaiso. Hindi siya makasagot dahil ang usapan, hindi siya pipigyan ng host tungkol doon. Mabuti na lang at bigla na lang nagsimulang tumugtog ang isang malamyos na musika. Pamilyar sa kanya yon dahil palaging pinapraktis yun ng mga bata sa bahay. Nagtilian na lang mga tao nang biglang lumabas si Yves mula sa backstage na may hawak ng isang malaking kumpol ng bulaklak. Pwede bang ako nang sumagot ng tanong mo, Leon? Nakilala ko si Cathy. Nung mga panahong, kailangan ko ng babaeng magliligtas sa katangahan ko. Munti ko nang pakasalan ng babaeng matagal na pala akong niloloko. Then, she suddenly came out of a beautiful box and made me the happiest man alive. Napatotop na lang si Cathy sa bibig nang lumuhod si Eve sa harap niya habang pinapakita sa kanya ang isang maliit na kahetang naglalaman ng singsing na may malaking diamond. 4 years in the making ang proposal na to, Cathy. Kaya sana pumayag ka. Will you marry me? Ang lakas ng hiyaw ng mga tao nang umoo si Cathy. At bago matapos ang taong yon, kinasal nga silang dalawa. Kasunod ng kanilang kasal ay ang matagumpay na paglago ng ESA Hotel. Hindi lang sila namamayagpag sa Pilipinas, kung hindi pati na sa iba't ibang parte ng Asya at Europa. Kasalukuyan silang nasa Paris para sa kanilang honeymoon at dahil binatili na ang triplets, panatag na silang iwan ang mga ito sa Lola Polly at Lola Lotlot ng mga ito. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko, babe. Salamat at binuksan mo ang box noon. Kung hindi, namatay na siguro ko sa loob dahil sa kawalan ng hangin at sobrang kaba. Masayang masaya din ako na pinili mo akong nawain at mahalin. Wala na akong ibang mahihiling pa. Ako, my wish. Ano? Natatawang nilingon ni Cathy ang asawa. Pwede bang sayuan ulit ako? This time, hindi ako iinom ng alak. I just want to see you, naked. Pili ang ngiting binigyan niya sa lalaking tanging nagmamay-ari sa kanyang katawan, puso at kaluluwa bago nito hinatak sa loob ng kwarto nila. Magdamag niya itong sinayawan at pinaligaya. Ang hindi alam ni Yves, mas pinaliligaya niya si Cathy sa araw-araw na effort. Kilala rin masungit si Yves sa ibang babae, lalo na kapag nagpapapansin ang mga ito sa asawa niya. Katulad nilang ng cashier sa convenience store na napuntahan nila. Sir, do you want anything else? Halos hubarin pa ng babaeng manipis nitong suot at ipakita kay Yves ang dibdib nito. Babe, kausapin mo nga yan. Hetong card, pambayad. Natatawang binayaran niya ang binili nila sa kanya sinundan sa labas si Yves. Ikaw talaga? Napakasuplado mo. Parang maghuhubad na kasi. Nakita mo naman, di ba? Hindi na nahiya. Ang mister kong walang hilig sa babae. Mahilig ako sa babae noon. Pero mula nang makilala kita, wala nang ibang maganda sa paningin ko. Kundi ikaw na lang. Kahit si Mommy Polly? Kahit si Mommy. Walang wala sa ganda mo ang nanay ko. Kung nabubuhay nga lang ang daddy, tiyak na maiingit ang isang yun dahil hindi kanya nakilala ng bata pa siya eh. Sira ka? Ngayon nakabili na tayo ng ice cream. Pwede na ba tayo ulit bumalik sa hotel? Aba, mister. Marami pang araw para sa paborito mong exercise. Kailangan ko manalo sa mga anak natin eh. Hindi na daw sila masusundan eh. Nagpapabuyo ka na naman sa tatlong itlog na yon. Aba, hindi ako papayag na hindi sila masundan oh. Ilang taong kitang pinagbigyan sa mga pangarap mo. Ang pangarap ko namang magkaroon ng unika ihang tuparin mo.
Ay, sige. Tayo na't bumalik sa hotel. Magdamag nga siyang nilumpo ng asawa niya sa kama hanggang sa makauwi sila sa Pilipinas. Ang piti agad ang una nilang binili at gano'n na lang ang pagbubunyi ni Yves nang manalo siya sa mga anak. Nasundan pa ang binatili nilang triplets ng kambale babae, si Olivia at Alicia. Dito na po nagtatapos ang kwentong ito. Hanggang sa susunod pong muli, salamat!